Ito ang explanations. Mali ang helping verb na were sa sentence na to. Hindi ito sumunod sa subject-verb agreement na dapat ang singular na subject ay susundan ng singular din na verb at vice versa. Sa sentence na to, ang subject ay itong bouquet. Singular ito, kaya dapat singular din ang helping verb na gagamitin dito. Dapat was at hindi were. Hindi mali ang roses dito dahil hindi ito ang subject ng verb, but part ito ng intervening expression, ang of phrase na of roses. Isang adjective phrase na minomodify ang noun na bouquet. Anong klaseng bouquet? Bouquet of roses. So, hindi tayo pipili ng option B. Ang article as option A ay tama rin. Dahil singular ang noun na bouquet, pwede itong gagamitan ng determiner na a or isang quantifier na singular lang ang noun na ito. At hindi rin mali na gagamit ng to pagkatapos ng delivered. Ang preposition na to ay madalas kasunod ng verb na deliver para sabihin kung saan patungo ang delivery or para kanino yung delivery. Mali ang comma sa sentence na to or itong option B. Hindi dapat naglalagay ng comma before sa subordinating conjunction na nagko-connect ng clauses ng isang sentence. Ang clauses ng sentence ito, itong you can't open the door at itong unless you have a key. Ang subordinating conjunction, ito yung nag-i-introduce sa subordinating clause or dependent clause. Ang clause na hindi makapag-stand alone as a sentence kung wala ang independent clause. Itong you can't open this door ay pwede siyang mag-solo as one sentence. Pero itong unless you have a key ay hindi siya pwedeng mag-solo as one sentence. Kailangan niya ng independent clause na kasama para maging kumpleto ang kayang pagiging sentence. At kaya kasama niya ang isang independent clause na you can't open this door. Malalaman natin na dependent ang clause dahil nagsisimula ito sa mga subordinating conjunction kagaya ng unless. At ang ibig sabihin ng unless ay except kung. So ang sentence na to, ibig sabihin ng sentence na to, hindi mo pwedeng buksan ang pintuan or hindi mo kayang buksan ang pintuan. Except kung may susi ka. At sa mga sentences na ganito, complex sentence, may independent clause at may subordinating clause, hindi tayo pwedeng gumamit ng comma. Pwede tayong gumamit ng comma before lang sa conjunction na coordinating or yung nagko-connect ng parehong independent clauses. Kagaya ng mga but, so, for, at iba pa. Wala namang problema sa option A dahil ang can't ay tama ang pagkakagamit. Isa itong modal auxiliary na pinapakita kung ano ang hindi kayang gawin or hindi pwedeng gawin. Hindi rin mali ang subordinating conjunction na unless dahil naipakita nito ang meaning na nag-contradict sa first clause. Hindi mo pwedeng i-open ang door. Hindi mo kayang i-open ang door. Except kung may susi ka. Tama rin ang pagkakagamit ng have na verb dito dahil plural form ang subject nitong you at present simple form siya dahil ang mga future possibilities na ini-express ng mga subordinating clauses ay ginagamitan ng present simple tense. Ang helping verb na has ang mali dito. Ang helping verb na has ay helping verb ng present perfect tense. Tama ang number nito, singular form, dahil singular ang subject ng sentence, itong assassination, pero hindi tama ang tense. Ang present perfect tense ay gagamitin para maipakita ang connection sa past at present. Ang sitwasyon sa sentence ito ay walang connection sa present. About ito sa matagal nang nangyari, ang World War I. At kung ano ang nakapag-ignite na mangyari ito. Kapag about sa mga natapos na ng mga pangyayari ang pag-uusapan, past simple lang ang gagamitin, hindi present perfect. Ignited lang dapat ang ginamit dito. Wala namang problema sa article thus option A. Dahil nagpakita ito na particular ang assassination, ang specific na assassination.
yung assassination na yun, hindi lang basta-basta kung anong assassination. Hindi rin mali ang of after sa assassination. Dahil ang preposition na to ay madalas nakasunod ng noun na assassination para ipakita kung sino ang in-assassinate. Collocated sila, magkasama sila, assassination of. Ang preposition din na to after sa air ay madalas kasunod rin ng noun na to para maipakita kung ano ang mamanahin niya. Mali ang linking verb na is dito dahil hindi ito nag-agree sa number ng kanyang subject. Ang subject dito ay ang police, isang plural noun. Ang kapulisan, sa English, the police. At plural ito sa English language. So plural din dapat ang verb na kapartner niya. Kaya ay dapat ang linking verb na ginamit dito. Ang article na the ay kasama ng expression na police, the police. Hindi tayo pwedeng gumamit na police are here lang. Walang the or they called police. Meron dapat the. They called the police. The police are here. Ang kapulisan. Collocated sila or partner sila ng mga words. At together, plural ang ibig sabihin nito. Wala namang problema ang adverb na here dito. Pinapakita nito kung nasa na ang mga pulis ngayon. Here. At kasunod ito ng isang linking verb na madalas ay yung sinusundan ng adverb na to kapag ginagamit itong subject complement. Wala ring problema ang investigate dito dahil base form siya, dahil part siya sa infinitive form na may to investigate. Ito kasi yung madalas na forma or pattern kapag gumagamit ng adverb na here, susundan ito ng to infinitive. Here to claim, here to do, here to say, here to investigate. Ang verb na is wearing ang mali sa sentence na to. Hindi tayo gagamit ng present continuous form ng verb kung ang ibig sabihin ay mga repeated actions, yung palaging ginagawa or palaging nangyayari. Ang tamang gagamitin sa ganitong sitwasyon ay ang present simple form. So dapat, Lucas wears the same shirt every day. Hindi mali ang is wondering dahil pinapakita nito kung ano yung nasa isipan ngayon ni Ruby, ongoing action or ongoing situation. Patuloy na iniisip niya at nagwa-wonder siya kung bakit kaya. Dahil walang ibang context dito at walang time na binibigay, ibig sabihin nito ay ang ngayon. Wala rin problema ang why na kasunod ng wondering dahil ginagamit ito madalas after sa word na wonder, collocated sila. Wonder why, wondering why. Wala rin problema sa everyday. Isa itong adverb na ibig sabihin ay daily or araw-araw. Adverb of time ito. Kung adverb of time ito, separated ang every at ang day. Iba kasi yung one word na everyday, adjective yun. At madalas, sinusundan yun ng noun na tinutukoy nito or minomodify. Like everyday styles, everyday life, everyday clothes.